Paalam na pagbati sa ating lahat. May pag-asa pa ba ang Philippine agriculture? Maganda ang sagot. Palagay ko, mag-i-enjoy kami sa course na ito. Sapagkat ang organic agriculture, ang isang teknolohiya at isang pamamaraan, isang paniniwala na makakapagsulong upang makamtan natin ang tagumpay sa Philippine agriculture. Ngayon lang ko ituturo ang course na ito sapagkat si Dr. Calub, Blessy Calub, kasama ko sa UPLB ng matagal na panahon. Siya ang sumulat ng course guide natin. Maganda ang pagkakasulat. Katunayan, yung isang Amerikano ay humanga sa pagkakasulat ng course guide na ito. Masaya akong ituturo itong organic agriculture sapagkat 1980 ko pa pinopromote ang organic agriculture, panahon pa ni Mr. Marcos, na kung magsalita ka sa mga kanayunan at sa mga NGOs, pwede ka ngang hulihin sapagkat ikaw ay pwedeng malabel na doon ka sa kaliwa sapagkat nagbibigay ka ng isang teknolohiya na laban sa Green Revolution. Ang Green Revolution ang isang movement na nakapagpabagsak sa Philippine agriculture. 29 years ako sa UPLB. Nagturo ako ng ecology, entomology at zoology sa College of Agriculture, bagamat ako'y graduate ng College of Agriculture. 25 years akong nakiugnay sa mga tribal communities at NGOs. Kaya kapag nagtuturo ako, napakahalaga sa akin yung karanasang ginamit ko sa kanayunan upang ibigay ito sa aking mga estudyante. Katunayan, ang DNR Secretary ngayon ay estudyante ko. Ang Chancellor ng University of the Philippines at Los Baños ay dati ko ring estudyante. At ang sabi ko sa kanila, kapag kayo ay gumawa ng isang hakbang na laban sa sambayanan, ako ang unang babaril sa inyo at babawiin ko yung grade na ibinigay ko sa kanila. Ito ang aking pamantayan lagi sa aking pagtuturo sapagkat sa akin, ang cheating ay no compromise. Ang cheating in the government ang siya rin nakapagpabagsak sa ating lipunan. At hanggang sa ngayon, tayo ay dumaranas ng krisis na hindi natin dapat danasin kung tama ang pamantayan ng ating mga leader. Ang pamantayan na ito ay malalim. At ito'y masasaklaw din ng organic agriculture. At ito ang kadahilanan kung bakit hindi yumabong ang isang teknolohiya na sana'y nakapagpalaya sa pagkakatanikala ng mahihirap sa kanayunan. Ako'y masayang ituturo ang kurso na ito sapagkat ako'y naniniwala na ang aking mga estudyante, ang 31 katao na nakalista ngayon, ay may mga kaalaman na matatamo nila. Salamat at narito ang Open University, isang institusyon na nag-promote ng distance learning. Ako humahanga sa pamamaraan na ito, bagamat hindi nakikita ng teacher palagi ang kanyang estudyante ay sa pakikipag-ugnayan at malimit na pagsasend ng message, nagkakapalitan sila ng karunungan. Katunayan, 3 years ago, sa Misamis Oriental ay may isang mahilig mag-alaga ng laywan. Ang problema ng tao ay paano ililipat ang colony ng laywan mula sa wild papunta doon sa kanyang box. Ito'y ang pamamaraan ay naituro ko sa kanya sa pamamagitan ng distance learning internet. So step 1, itong gagawin mo hanggang sa natapos niya. Kaya naniniwala ako na kung ang tao ay may feedback sa isang pinagmumulan ng mensahe, maganda ang magiging resulta noon. Nais kong basahin ang nilalaman ng kursong ito para ipagpaumanhin ninyo ko, hindi ko nahanda ang aking PowerPoint sapagkat matindi talaga itong Yolanda, hindi ito signal number 3, signal number, ay Glenda! matindi ang epekto, Yolanda, dahil nung isang linggo inimbitahan ako ng taga Leyte at Samar, World Vision, na tulungan ang mga magsasaka doon at mangisda sa livelihood enterprise. Kaya Yolanda, Glenda na nga pala tayo ngayon. Ito yung unang topic, introduction to organic agriculture. Ito ay pagtantya, ano ang kaibahan ng conventional agriculture na sinasabi ko nga sa inyo, siyang nakapagpadapa, lalo na sa mahirap,
Ang pangalawa naman ay principles and related concepts of organic agriculture. Napakadugo nito sapagkat napakarami nito at alam natin na ang iba ay hindi pabibitaw, lalo na yung mga galamay ng kapitalista, hindi nila bibitawan ang kanilang negosyo sapagkat maapektuhan sila ng organic agriculture kung ipopromote nila ito. Ang pangatlo ay close encounter with the soil on organic agriculture. Ang sumunod dyan ay organic fertilizers. Itong dalawang topic na ito ay malapit sa puso ko sapagkat ito ngayon ang ginagawa ko. Ako ay, kami ng misis ko ay may enterprise. Kami ay nagsusupply ng compost sa SM doon sa Ace Hardware. Ang sabi namin, bakit tinuturo natin yan ay pumunta tayo doon para maraming makinabang kung ito nga ay magandang produkto. Kaya i-require ko dito ang mga estudyante ko na gumawa rin ng kanilang compost through distance learning. Kung gusto nilang matutunan ito, siguradong masisihan sila sapagkat ituturo ko rin ang pag-apply ng ginawa nilang compost. Sino ba ang hindi makakagawa ng compost kung nanaisin nila? Ang pang-anim ay organic pest management. Isa na namang paksa na malapit sa puso ko sapagkat ako entomologist. Baka itanong ninyo sa akin ang kokolisap. Hindi ako sumama sa unang, sorry Javis, siguro sa part 2 kasama na ako. Sapagkat ako'y naniniwala na ang peste, lahat ng peste sa tropical ecosystems ay madaling kontrolin o pamahalaan. Isa lang uri ng peste ang mahirap puksain. Ano yon? Ang peste ng lipunan. Ang pangpito ay organic animal production. Palagay ko marami na kayong naririnig tungkol dito, nababasa tungkol dito. Pero tingnan natin, ating suriin pa rin, ito ba'y maka-ekolohiya, ito ba'y makatao, at ito ba'y makatarungan. Kaya may batayan na kaagad ang organic agriculture, batay pa lang sa kanyang definisyon. Ang pangwalo ay fair marketing of organic products. Ito ang medyo mahirap talakayin sapagkat nangangailangan ito ng pagsusuri ng institusyon at interest ng mga institusyon. Ang pangsiyam ay organic certification, isa na namang regulatory mechanism. Paano kung ikaw gumagawa ng compost at ikaw ay walang certificate? Sapagkat 75,000 per year ang babayaran mo para ma-certify ka ng Department of Agriculture. Subalit, may tinatawag na guarantee systems na pinanday ang mga magsasaka sa Quezon at through Mr. Larry Cruz, tayo ay pupunta ngayon sa iba't ibang lugar upang marinig natin ang iba't ibang magsasaka, iba't ibang sektor, ano ang ginawa nila hinggil sa organic agriculture. So ito ay face-to-face na. Mahal ko itong course na ito sapagkat merong face-to-face. Ang requirement ko dito ay reaction paper lang naman sa mga estudyante matapos ano ang naramdaman nila, ano ang narinig nila. May pagbabago ba sa kanilang nalaman? Ang pangsampu at pinakamahirap na paksa, at ito ang naririto ang malaking hamon, ay promoting organic agriculture. Ito ang malaking hamon. So nakita ninyo, mula sa lupa, sa halaman, sa hayop, ito nga itutuhugin natin upang mabuo ang isang sistema na angkop sa ating lipunan. At ito hindi magagawa ng iilan lang, kundi ng maraming tao. Kaya sa pamamagitan ng social media, ng internet, ito'y ating makikita, ito'y ating masasalamin ang mga karanasan. Kaya ang tingin ko sa kursong ito, una, pagbabalikan ang mga karanasan. Siyempre, pati na mga konsepto na siyang pinagbabatayan kung bakit nila itinataguyod yun. Ang pangalawa, susuriin ito sa participatory approach. Ito ngayon ang aking hinihiling sa aking mga estudyante. Ilan ang estudyante ko dito? Asahan ninyo, 3 beses akong magbubukas ng internet sa loob ng isang araw. Dati 2 lang, noong nagtuturo ako ng
biodiversity course on biodiversity. Ngayon ay tatlo na sapagkat alam ko kayo ay busy, nagtatrabaho kayo, kaya constant yung communication natin. Kung kailangan maiksi ang sagot ko, maiksi lang. Kung kailangan mahaba, mahaba. Mahilig ako sa mga tanong na sasagutin sa pamamagitan ng essay kasi hindi naman numero katulad ng kay Tricia ang aking itinuturo. Ang importante, madama ko kung ano ang nadadama noong aking mag-aaral. Dito ay ako'y mag-aaral din sapagkat natututo ako sa mga estudyante. Katunayan, ang guru ata ang pinakamaswerte. Bukod sa may sweldo na, pinakamarami pa ang kanyang natututunan. Ang unang titingnan natin ay ito nga. Ano ang pundasyon ng lahat ng kaalaman na ito? Ito ba'y makatarungan para sa tao? Ito ba'y makaikolohiya para sa kapaligiran natin at ng iba pang organismo na nilikha ng Diyos? Noong 2004, iniwanan ko ang main, bagamat hindi pa ako retirable noong 2004, iniwanan ko ang main campus, ang UPLB College of Forestry, matapos ng 29 na taon, sapagkat una, hindi nakagawa ang kolehiyo ng matibay na paninindigan laban sa laging o ang pagpuputol ng kahoy sa ating mga kabundukan, lalo na ang commercial laging. Pangalawa, malamig ang pagtalakay sa usapin ng mining na siyang sumisira sa public lands o forest lands. Sumisira hindi lang ng lupain, kundi ng kabuhayan at magiging kabuhayan ng mga henerasyon pang susunod. At dahil doon, ako ay umalis at naging private citizen na lang hanggang naging senior citizen na nga. Kagalingan naman ako ay kinuha ng Asian Institute of Management at sa kasalukuyan ay nagle-lecture pa rin ako doon sa protected areas, management of protected areas at saka sa basic concepts of ecology. Isang institusyon na mahusay sapagkat naroon ng aking kaibigan sa community organizing. Lagi kami magkasama sa field sapagkat hindi ako nagbibigay ng technology kung hindi organized yung community. Sapagkat kung individual lang, pupunta ang teknolohiya at kaalaman sa iilan. At magiging kokonti ang partisipasyon. Kaya gusto ko yung sinasabi dito, yung sa PowerPoint. Hey, sir. Basahin ninyo yung nasa sa baba. Napakaganda niyan. Ano? At iyan din ang kinagusto ko sa Open University. Kaya palagay ko, matagal-tagal din ako magbibisikleta. Ang bahay ko ay nandun lang sa Tuntungin Hill. Kaya magbibisikleta ako palagi sa Oyo kung down ang aming server at kuryente. Kung kayo may katanungan sa amin, maging malaya kayong itanong ang mga tanong at sasagutin namin lahat yan kung kaya namin sagutin. Muli, ang hamon ay nasa ating lahat. Ang sabi nga sa UP, nung kapanahonan, nung mga gustong magbago ang maraming institusyon at ang lipunan, kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maraming salamat.